At dahil nga kakapanood namin ng Korean drama, ay nagutom ang mga marikoy nyo. Kahit nga anong oras na ay naghanap tayo ng pwedeng lutuin. At maswerte na nga ang marikoy kasi meron tayong pansit kanton. Kaya naman yan na lang yung niluto namin. Dalawa na nga pala yung niluto ko dyan kasi dalawa naman kaming kakain ng mga marikoy nyo. At una, syempre kailangan magpakulo ka muna ng mainit na tubig. Dahil nga dyan natin isasalang mamaya yung pansit kanton na lulutuin natin. At habang nagpapakulo nga tayo dito ay kumuha muna tayo ng itlog. Kumuha nga lang pala ako dyan ng 4 na piraso para tigdalawa kami ng mga marikoy nyo. At yung mga itlog nga pala na kinuha ko, ang gagawin ko lang dyan ay lalabon ko lang. Nag-prepare na nga ako ng tubig dyan para i-boil ko yung egg. At 8 minutes ko nga lang yung pakukulaan para naman hindi siya masyadong luto. Kapag nga po pala ako nagluluto ng itlog ay ayaw ko nang masyadong luto. At next nga nyan ay nilagay ko na itong pansit kanton dito. Para habang niluluto ko itong pansit kanton ay maluluto na din itong itlog. Mas masarap nga pala sa pansit kanton yung nilagang itlog. Ganyan nga po pala ako magluto ng pansit kanton, kailangan pinakukuluan ko muna yung tubig. Tapos ang kasama niya palagi nilagang itlog. Yung pinapanood kasi namin laging kumakain. Ayan tuloy, naiinggan niya rin kaming kumain. Kaya wag na wag kayong manunood sa gabi kung ayaw niyo ding magutom katulad namin. Ang sarap din kasi sa piling kumain habang nanunood. At kumukulo na nga pala yung itlog na nilaga ko dito. Tapos itong pansit kanton, kapag ganyan na yung texture niya, pwede nyo na yung ahunin. Pwede nyo na yung i-drain yung water niya. Ang gusto ko kasing luto sa pansit kanton, mga marikoy, yung hindi malata. Gusto ko yung tama lang yung pagkakaluto. Hindi kasi masarap sa pansit kanton yung malata yung luto. At pagkatapos kong tanggalin sa tubig ay inilagay ko na rin siya dyan sa malaking mangkok. At isusunod ko na ngang ilagay dyan yung mga sauce niya. Tama nga lang pala ang pagkakaluto niya, mga marikoy. At pagkatapos nga nito ay hinalo ko na din siya. At pagkatapos kong haluin yung pansit kanton ay inahon ko na nga rin pala itong itlog para balatan. Nilagyan ko nga lang pala yan ng tubig para kapag binalatan ko hindi ako masyadong maiinitan. At binalatan ko na nga lang pala yan isa-isa. At pagkatapos nga ng lahat ng ginawa ko dyan ay iyan na nga pala yung kinalabasan niya. Kumuha na nga rin pala ako ng puto at kutsinta sa rep. Ayan mga marikoy, kain po tayo. Pagsandok pa nga dyan ang marikoy natin ay tumalsik pa nga yung pansit kanton. Nakakagigil kasi yung pinapanood namin dyan, grabe. Maiinis ka na nga lang dahil yung dati niyang asawa iniwan siya dahil wala na nga daw pagmamahal sa kanya. In short, hindi niya sinabi na meron na nagpapasaya sa kanyang iba. At ito naman si babae, pilit inaayos yung relasyon nila na maging okay. Yun nga lang, si lalaki ayaw na talagang maayos yung relasyon nila. Nanlalamig na kasi siya doon sa babae. Tapos nga, ito si babae, natuklasan niya na niloloko pala siya ng asawa niya. Tapos ito nga lalaki, nahuli na nga sa akto, siya pa yung galit. At sa hindi nga inaasahang pagkakataon ay naaksidente si babae. At nung pagkakaaksidente nga sa babae ay nagkaroon siya ng amnesia. At lumipas nga yung maraming taon ay nagkita ulit sila. At si babae nga ay nagkaroon ng alaala nang makita niya yung dati niyang asawa. Dahil nga sa galit niya sa lalaki ay nagpanggap siya na wala siyang naaalala. Kaso nga lang habang nagpapanggap siya ay nahuhulog pa rin naman yung loob niya sa dati niyang asawa. Ang gusto lang naman niya ay maghigante dahil sa ginawa niya noon. Pero hindi talaga nagsisinungaling ang puso. Mahal niya pa din ito. Diba nakakagigil? Nung pinagtatabuyan kanya dati pero ngayon babalik-balik siya ay di wow. Grabe ang love, hindi mo maaasahan kahit nasasaktan ka na. Kapag mahal mo ang isang tao, talagang ipaglalaban mo kahit hindi kanya mahal. Yun lang, salamat!